Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning, mga ka-Daylight. Samahan niyo po kami sa pakikinig ng salita ng Diyos dito po sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Ako po si Pastor Bob Ampoan ng Kingdom Harvest Apostolic Church International. Ating pagsaluhan ang mayamang salita ng Diyos na makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Kumusta po kayo, mga kapatid? Ano po? Tayo po uli. Kita po uli tayo. Salamat sa Panginoon. I hope I add value to you, mga kapatid. Ano po? Meron po tayong napupulot, meron po tayong natututunan. At sa umaga pong ito, ay atin pong ipagpapatuloy yung atin pong naputol na pag-uusap, ano po, na tinatalakay po natin na mga hadlang sa pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Itutuloy po natin po ang serye pong ito. Ano po? No? Tatanungin ko po uli kayo, kalooban ba ng Diyos na tutugunin ng Diyos ang inyong mga panalangin? Mabilis po, ano? Pakilagay nyo nga po dyan sa chat box po natin. Opo, Pastor. Siyempre na naman po, gusto ng Diyos na tugunin tayo sa ating mga panalangin. Nang tayo po ay humingi ng pagpapala sa Diyos ng kagalingan, pinapagaling niya po tayo. Pag tayo po ay humingi po ng pagpapala sa Panginoon, tinutugon niya ang ating mga panalangin. Kalooban ng Diyos at masaya ang ating Panginoon na tugunin po tayo sa ating mga panalangin. Kaya lang po, may mga hadlang upang hindi po tayo matugon sa ating mga panalangin. Ano po, naranasan mo na ba, mga kapatid, na hindi ka tugunin ng Diyos? May problema, ano po? Tingin ko wala sa Diyos ang problema. Nasa atin po. Pakilagay mo nga po dyan sa chat box. Nasa atin ang problema. Sige po, intayin po kita habang nagtatype ka. Nasa atin ang problema. Tingnan po natin sa umaga pong ito, ano-ano yung mga hadlang upang hindi pa tayo tugunin sa ating mga panalangin. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Siya po ay tumutugon ng panalangin. Pero may mga panalangin na hindi tinutugon ng Diyos kasi po may mga hadlang. Number 6. Tinalakay na po natin yung 5. Ay, ito po, tatalakayin po natin. Ay, susunod na 5 pa po. Number 6. Pang-anim po. Wrong motives. Ano po ulit? Wrong motives. Mga maling motibo sa pananalangin. Meron po, tandaan po natin, when our motives are not right in prayer, our prayers have no power. Wow, maganda po yan, ha? Sabi po dyan, when our motives are not right in prayer, our prayers have no power. Kapag mali daw po ang motibo ng ating mga panalangin, ang panalangin po natin ay walang kapangyarihan. Hindi tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabi po ng James chapter 4 verse 30, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Ano po? Sabi po na ni Santiago, aba, pag kayo humihingi, hindi kayo tumatanggap. Alam niyo, napakahirap po ng ganun, no? Yung ikaw ay humihingi tapos hindi ka tumatanggap. Abe, ito po ay labag sa kabutihan at kabaitan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pag kayo ba'y humingi ang inyong anak ng tinapay, bibigyan niya ng bato, humingi ng alakdan, humingi ng itlog, bibigyan niya ng ahas,
Naku, hindi, di ba? Tayo po ay napakabuti. Sabi ng pang, kayo nga masasama ay nakapagbibigay kayo ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa ang Diyos na humihingi? Ano po? Kaya lang, minsan, ano po, humihingi tayo ng maling motibo. Mali po yung ating mga motibo sa ating pong paghingi. At pagka minsan pa nga, mga kapatid, hindi nga natin alam na mali na yung motibo natin sa paghingi. Ano po, sa ating Panginoon. Minsan, nasasabi na natin, penge noon eh. Imbis na Panginoon, penge noon. Puro tayo hingi, puro tayo hingi. Ano po, okay naman ang humingi, pero ayusin lang po natin ang motibo ng ating pong mga puso. Can you say amen? Pakilagay nyo nga po dyan sa chat box po natin. Amen po. So ayusin po natin ang ating mga motibo po, mga kapatid, sa ating pong paghingi. Lahat ng ito para po sa blessing ng ating mga sarili, pamilya, at higit sa lahat sa kalulatian ng ating Panginoon. Pang-anim po. Pang-anim. Pang-anim. Apo, pang-pito. Pang-pito. Idols in our lives. Mga diyus-diyusan sa ating mga buhay. Kaya hindi tayo tinuturo ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng diyus-diyusan? Mga Diyos na hindi totoo. Parang ganito lang po yan. Tatanungin po kita. Ano ang tawag sa baril na hindi totoo? Very good po. Baril-barilan. Eh, sa bahay na hindi totoo. Very good. Bahay-bahayan. Eh, sa Diyos na hindi totoo. Diyos-Diyosan. Ano po? Hindi po talaga didinig ang Diyos ng panalangin kapag meron po tayong Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. Ezekiel chapter 14 verse 3. Ito po mababasa po natin, mga kapatid. Son of man, these men have set up idols in their hearts. Saan daw naglagay ng Diyos-Diyosan? Sa kanilang mga puso. And put wicked stumbling blocks before their faces. Should I let them inquire of me at all? Kita mo, mga kapatid, oh, ayaw kausapin ng Diyos ang mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. God does not even want an idol worshiper to talk to Him. Kapag meron po tayong Diyos-Diyosan sa puso po na, anong ibig sabihin ng Diyos-Diyosan? Yung mas mahalaga pa kaysa Diyos. Yung mas binibigyan pa natin ng importansya higit sa Diyos. O mga kapatid ha, makita niyo po ito. May mga mananampalataya, ang daming oras sa TikTok, Facebook, paro-paro G, pero walang panahon mag-worship kay Papa G. Oh, totoo yan. Nauubos ang oras kanonood ng TV, pero walang panahong magbasa ng Biblia. Walang panahong sumamba. Oh, mga kapatid, pwede na po tayong mag face-to-face, pero hindi natin ginagawa. Bakit kaya? Palagay na naharuyo na tayo sa online. Eh wala naman hong problema sa online. Kaya lang po, pwede na pong pumunta sa bahay ng Diyos para sumamba. Mga kapatid, tandaan po natin ha, tanungin po natin ang ating mga sarili. Dapat ko bang i-give up na itong mga bagay na ito na tinuturo ng Panginoon sa atin? Sa ating trabaho, nagkatrabaho po tayo, pero hindi na, nawala na po tayo ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos, pero parang nakalimot ka na sa Panginoon. Eh, dati-dati, nung wala kang trabaho eh, nalaglagi ka na sa simbahan, nagkatrabaho ka, wala ka ng panahon sa Panginoon. Ang tawag po dyan, idol. Ano po? Idol. Ano po? May mga idol, hindi natin alam, baka pamilya na. Ano po? Nakapagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Yung po ay hindi po kalooban ng Diyos. Gusto niya, mga kapatid, na siya ang pinaka number one po sa atin. Ano po? Kaya pag nananalangin po tayo, hindi tayo tinutugon ng Panginoon. Kasi may Diyos-Diyosan tayong tinatago sa ating mga buhay. I pray, mga kapatid, ang pinakamahalaga sa Diyos, pinakamahalaga sa ating mga buhay ay ang Panginoon. Hindi naman kinakailangan pagbanggain eh. Ano po? We can serve God with our money. We can serve God with our family.
And everyone say, Amen. Pakilagay mo nga po dyan sa chat box po natin. Amen, Pastor. Amen. Yan, salamat sa Panginoon. Number 9, pagkatapos po ng 8. Oh. Number 8, ay disregard for others. Ibig sabihin, ay pagwawalang bahala sa ibang tao. Mga kapatid, ang scripture po ay punong-puno ng salita ng Diyos. Nagkakalooban ng Diyos ng unity among believers, mga mag-asawa, pabuong pamilya, mga kapatid, sa simbahan, mga kapatid, sa John chapter 13 verse 34, ito pong sabi, A new commandment I give to you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Hindi po tinuro ng Biblia na subukan nyo na ibigin. Ano, hindi po eh. It is a mess. Try nyo lang. Hindi po ganun. Sabi ng Biblia, utos ko ito. It is a mess. It is not a suggestion to love one another. Napakahirap pong manalangin, mga kapatid, na meron po tayong kasamaan ng loob sa ating kapwa. Napakahirap pong manalangin, mga kapatid, na naninira tayo ng ibang tao at the same time, nagpe-pray po tayo. Ang pananalangin po, mga kapatid, ay pagtutulong po sa ating turuan tayo, matuto tayo na tanggapin ang ibang tao at ibigin ang ibang tao. Napaka-imposible po na manalangin, no, at the same time ay galit ka sa taong ipinapanalangin mo, no. Kalooban ng Diyos na tayo po ay magmahalan at umibig sa ibang tao. Do not forget this. Prayer breeds compassion and not competition. Kalooban ng Panginoon na tayo po habang nananalangin tayo ay naipapanalangin din natin ang ibang tao at minamahal natin sila. And everyone says, Amen. Number 9 na hadlang upang hindi po tayo tugunin ng Diyos sa ating mga panalangin ay ito, disregard for God's sovereignty. Mga kapatid, ha? Ulitin ko po, disregard for God's sovereignty. Ang Diyos po, mga kapatid, ay tinuruan ang mga disciple ng panalangin. The first thing na ginawa ng Panginoon is to teach them to honor God for who He is. Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 9, Our Father in heaven. Nasa kalangitan ng Diyos, siya po ay sovereign. Kontrolado niya po lahat. Makapangyarihan Diyos. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Tinuro ng Biblia ng Panginoong Jesus, ang Diyos po natin ay nasa kalangitan. Ano po? At masunod ang kalooban niya. Gaano kalooban niya sa langit, kalooban niya sa lupa. Kung ang kalangitan ay walang sakit, kalooban niya na gumaling tayo sa ating mga sakit. Kalooban ng Diyos na payamanin tayo, paunlarin tayo sa lahat ng bagay. Maging pisikal, kaluluwa po natin, ano po, emosyonal at spiritual, higit po sa lahat. That acknowledgement, that clear acknowledgement that God is in charge. Hindi po tayo, ang Diyos po ang in charge, mga kapatid. That He is sovereign God. And it establishes a relationship to Him. The child of God is under the authority of His Father. Masunod ang Panginoon. Kaya nga po sa mga panalangin natin, mga kapatid, hindi dapat inuutusan ng Panginoon. God, tandaan po natin ito, ha, God is not telling to God what to do. Alam niyo sa ginagawa niya. But believing God for things to be done. Believing God for things need to be done. Let us believe God. He is sovereign God. Makapangyarihan siya, mga kapatid.
Anytime we disregard the divine order things, we are out of bounds and we are hinder our relationship with our Heavenly Father. Ang masunod po ang ating Panginoon, hindi po tayo. Apo, pang-sampu po at dito po tayo magtatapos. Number 10 is unsurrendered will. Yung mga kalooban natin na hindi natin naisuko sa Panginoon. Ano po? Naghihinder po ito. Kaya ho maganda ang panalangin, mga kapatid, let your will be done. Kalooban mo, Panginoon, na nang masunod. Huwag ang aking kalooban. Di ba yan ang pangako ng Panginoon, utos ng Panginoon? Nung nasa po, yung po'y panalangin po niya, Lord, let this cup pass over me, but nevertheless, not my will, but your will be done. Ito po ay pagmalinaw na pagsasubmit ng ating mga kalooban sa ating Diyos na buhay. Sapagkat siya po ay sovereign, alam niyang lahat, tayo hindi natin alam ang lahat, so kinakailangan po natin magpasubmit sa kalooban ng Panginoon. Kung ano ang nararapat, bahala ang Panginoon. Sabi ng John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Ang branch po ay nakadepende lang po, mga kapatid, sa puno. Hindi po tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Hindi po mabubuhay ang mga sanga kung hindi nakakonek sa puno. Matuto po tayo na ipasubmit sa Diyos ang ating mga kalooban. Can you say amen to that? Pakilagay mo nga po dyan sa chat box mo. Amen po, Pastor. Tandaan po natin, ang Diyos po'y tumutugon ng panalangin. May mga panalangin po tayo na minsan matagal, pero huwag po tayo mapapagod, huwag po tayo manghihinawa. Ito po kung kalooban to ng Panginoon, mangyayari po sa kanyang panahon at sa kanyang pamamaraan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon at gusto niyang tugunin ang lahat ng iyong mga panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Maraming salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, tinutugon mo ang aming panalangin. Kung meron man kaming mga panalangin na hindi tinutugon, Panginoon, may dahilan ka. Kaya, Panginoon, inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming mga kalooban. Let your will be done. At hindi po ang aming mga kalooban. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na sa oras na ito ay may sakit. Kapatid, tandaan mo, kalooban ng Diyos na gumaling ka. Tanggapin mo ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. In Jesus' name, I rebuke that sickness in your body in Jesus' name. Panginoon, meron dito sa mga kapatid po namin ay may mga problema sa pamilya. Panginoon, hindi mo kalooban magulong pamilya. Kalooban mo mapayapa ang pamilya. Kaya idinadalangin ko po ang aking mga kapatid. Dalangin ko ang pamilya po nila, Panginoon, maghari ka sa buhay po nila. Dalangin ko, Panginoon, dalangin po namin, nagkakaisa kami, Panginoon, aking mga kapatid. O Diyos, iligtas mo ang buong pamilya sa pangalan po ni Jesus. Idinadalangin po namin sa iyo ang pananalapi ng aming mga kapatid. Dalangin po namin ang iyong pagpapala sa kanilang pinansyal na buhay. I-bless mo at paunlarin mo ang kanilang mga trabaho. We speak promotion sa kanilang mga trabaho. We speak, Lord God, blessing sa kanila pong mga pinansyal na buhay. Paunlarin mo ang kanilang mga negosyo, Panginoon. We pray, Lord, yung mga nag-aaral po namin, mga kapatid, dalangin namin, tulungan mo sila, O Diyos. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang buhay ng mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa iyo lahat ang matas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsipagsabi ng Amen and Amen. Tandaan mo, kapatid, lahat ng bagay kakayanin sapagkat meron tayong Diyos na suma sa atin. Stay safe, stay strong. God bless you.
help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. To a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dà, I pray we'll find your light, nel cuore resterà, and hold it in our hearts. Ricordarci che when stars go out each night, l'eterna stella se nella mia preghiera, let this be our prayer. Quanta fede c'è when shadows fill our day. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll into the stars. La forza che ti dà, we ask that life be kind, il desiderio che, and watch us from above, ognuno troviamo, we hope it so we'll find, intorno e dentro a sé, faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà. Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.